slum yard. Apo, Diyos ko, nakakaloka itong reklamo ni Kuya. Ito, isang front row member siya na nireklamo ang kanyang mga uplines. Ano to eh, front row. Kung yung iba kasi, ano to eh, it's a company of networking, pampaganda. Pero lahat ng networking na mga company, hindi talaga yan magtatagal. Kasi ang yumayaman lang dyan is yung mga nasa taas. Tapos yung mga nasa baba, wala na talaga. Kasi I've been to networking before, once. Ay nako, hindi mo magagawa. Kasi especially nasa abroad kami, so hindi nga, hindi siya applicable. And itong front row na to, alam mo, I just noticed dito sa nagreklamo na to, he is a millionaire's club. Yun yung kanyang title doon sa front row. 6 million. Pero pa dun yung iba niyang mga kita sa mga downlines niya pa at saka yung pagbibenta niya ng mga products. Pero kasi pag syempre networking ka, kailangan mag-brag ng mga tao, as he said. Tapos yung mga Ferrari, yung mga kung ano-anong sasakyan, marami din siya. Tatlo yung sasakyan niya na dinaw niya eh. Pero at the end, tinanong siya, wala daw siyang ipon. So you see, nakikita ko po sa kanya, nagreklamo lang siya kasi hindi niya nakuha ang gusto niya. Hindi binigay ang gusto niya. Kasi yung dating nakukuha niya is, ano na, kinat of na pinorfit ng Toronto. Kasi nga, ganon sa negosyo, kung hindi ka na kailangan, babush ka na. Especially siya, naging babush na siya. So lahat, yung front row na kaya, buti na lang hindi ako sumali. Kasi may nagpapa-join sa akin dyan. And hindi ko gusto. And I love my face. I love my color. Hindi ko gusto yung mga pampaputi. So, nakita ko lang na hindi siya, it's nonsense na reklamo. Nonsense. Kasi, milyonaryo na siya. Bakit pa hindi niya anuhin? Hindi niya bayaran ng abogado, di ba? Pupunta siya kay Tulpo. Diba? Ang ano dyan is, hindi niya nakuha ang gusto niya, so magreklamo siya. At alam niya na si Raffy Tulpo will make a way sa mga nagreklamo, sa mga nagreklamo kay Idol Raffy. Gagawin niya ang lahat. Pero ito is just, basta yun lang ang aking opinion, hindi nonsense siyang reklamo. Hindi siya karapat dapat atupagin. Dahil, ano to eh, malalaking, nagpapaano lang to, sikat si Kuya. Kailangan niyang ano, kasi he's, ano na, sanay na siyang kumita ng pera na malaki. So, magpapasikat na lang siya. Eh, alam niyang, Raffy Tulpo is the biggest, ano, diba, kilala na, and talagang, mapapansin siya sa lahat ng social media, mapasaang ka man. So, sa networking company naman, I've been once, so hindi ko na uulitin. Hindi siya ka nais-nais dahil sila ng mga uplines mo, sila lang ang yumayaman sa taas tayo, kung sino yung mga talagang babang-baba ka pa rin, kung wala kang gagawin. Tama nga naman, kung wala kang gagawin, wala kang kikitain. Pero syempre, habang yung effort mo, napupunta sa kanila. So sila yumayaman. Yan, isa na yan siya, yung nagreklamo. Kaya, ano, hindi siya kaabang-abang, pero of course, aabangan pa rin ng mga tao dahil Front Row is a big company sa Philippines and all over around, ano na, around the world na. Kasi nga, kahit dito sa Netherlands, nandito rin siya. Meron din siyang, ano, uplines, mga ano dito, mga nag-a-ask ng mga products na yan. So for me, it's, ano, I'm okay na hindi na ako nag-join dyan. Kasi napaka hindi siya magandang inegosyo. Beauty products, parang niloloko lang tayo, hindi naman tayo gaganda dyan, hindi naman tayo puputi dyan or whatever. Mas maganda talaga na your own, be happy of your own skin, be happy of your own beauty.
Kasi, tingnan mo, at the end, lalabas din yung baho. Lalabas din. Una, magaganda ang sasabihin nila sa inyo, mga ganito. Pero at the end, wala pa rin. Hindi pa rin lalabas. Hindi pa rin ano. Lalabas at lalabas ang baho kung may baho. Kaya, of course, kahit hindi siya kaabang-abang, aabangan pa rin ng mga tao ito. Kaya, sundan natin ang susunod na kabanata.